Oh, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa may tabi ng ilog para i-vlog yung halaman na gamot na nandiyan sa likod ko. Gamot po yan sa kapag may sakit ka sa puso, ginagamot po. Nakakapag-rest po niya ng sakit sa puso. Ito po, pala po. Yan pong halaman na yan. Yan po yung bunga. O yung bunga niyan, minamama ng mga matatanda doon sa probinsya. Nilalagyan ng, alam niyo yung sa mga sel, iniihaw siya tapos nilalagay sa itmo. Tapos yung bunga niyan, yung sinasama sa pagmama. Ito po yung bunga. Yung bunga niyan. Yung ubod niyan, gugulayan ninyo kung may sakit kayo sa puso, magre-rest po yung sakit niyo sa puso kapag kinain niyo yung ubod niyan. Yung ubod yung nasa dulo niya, yung maputi, pwede niyo yung gataan, lagyan niyo ng dipon o alam niyo yung gataan ng nyug, yun po yung lulutuin niyo. O kaya isama niyo sa anong tawag dito, sa mga sinigang na isda, sa manok, tapos sa karne, lalagyan niyo yan yung ubod. Kapag meron kayong sakit sa puso, magre-rest po yung kanin nyo. Yung sakit niyo sa puso, halimbawa matindi na, magre-rest po yung sakit niyo sa puso kapag yan yung kinuha ninyo, yung anong tawag dito, kinain ninyo. Medyo mapait po yung kanyan, bunga, yung sakit sa puso. Ano po siya? Ha? Sa video. Para sa akin? Sa gamot? Gamot. Gamot? Oo, gamot sa sakit sa puso. Yan po yung pan. Ginagamot, kukuha lang kayo ng ubod. Tapos, kukuha ninyo. Lulutuin ninyo. Tapos, maglalagay kayo ng mga lahok nga doon sa gulay. Then, kapag may sakit ka sa puso, magre-rest na. Yan po yung mabisa na gamot sa sakit sa puso, no, natural. Yan pong dahon na yan, nilalagay po yan sa ano tawag dito, sa north po ng bahay ninyo, dahil kontra din yan sa kidlat. Alam niyo yung kidlat, kapag tumatama, yung dumadalit yung nyug, dumadalit siya pag tinamaan ng kidlat. Kaya kontra yan, ilagay niyo sa norte na bahagi ng bahay ninyo para kontra rin sa kidlat. At marami pong benefits, di ba, ng bunga, hindi lang sa sakit sa puso, hindi rin sa kidlat, kontra sa kidlat. Thank you for watching. Sana mag-subscribe na kayo. I'm TV. Bye-bye.